kabisyo. Nakakaloka. Love Radio. Music that makes you feel good. Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 Feeling ko bawas talaga yung bato dyan sa ulo mo. Ha? Kulang nga siya eh. Kulang? Oo, dagdagan mo. Ah, sige. Hindi naman yan bato. Ay, diba? Yelo yan. Ano naman mga pakana mo ngayon? Yung headband ko noon mukhang yelo. Tingin ko parang basag na bubog kanina. Sagana-sagana sa bubog ah. Nagbabasag ba kayo ng plato sa bahay nyo? Minsan. Tapos ginagawa naming headband. Mukha siyang ano? Mukha siyang yelo. Mukha siyang yelo na pinirasa-pira-piraso. At least may panibagong purpose yung correct. Ice maker mo sa yes, room. Yes, diba? Gawin natin siyang ano? Gawin natin siyang accessory sa katawan. Charot. Dagdagan mo pa, konti eh. Nakakontian ka ba? Oo. Huwag kang lalabas ha, masisilaw yung mga kasalubong mo. Meron siyang kapangyarihang taglay, lumayo tayo. Nakakaloka, no? Sinakasilaw yan. Alam mo, minsan, nahihirapan din ako magbenta ng mga headband ko. Kasi parang feeling ko, ako lang yung may kaya magsuot. Oo, depende yun. So, nagdadala din eh. Oo, parang alabawa, makikita nila na natutuwa po ako sa headband mo, Miss Nicole. Pwede po makita ibang design. So, papakita ko lahat ng design. Uh-oh. Wala kasi kung binibili na maninipis. So, yung mga hindi carry, yung mga makakapal na mga mukhang bubog, mukhang yelo, mukhang mga ano. Mukhang ang tanong, laging sasagala. Correct, di ba? Mukhang laging may event, di ba? Ang tanong nila, meron po bang mas manipis? Oo. Sabi ko, wala eh. Kasi lahat ng headband ko, matcha mukha ko. Makapal parehas. Ayan, good morning po sa lahat ng mga kabisyo nating makakapal ang mukha. Minsan kailangan natin sa buhay yan. Lakas ng loob, tibay ng dibdib at kapal ng mukha. Ganun. Kasi parang feeling ko, yung mga tao makakapal ang mukha, yan yung mga, feeling ko hindi magugutom. Oo. Kasi yan yung ano eh, yan yung makapal ang mukhang imbitahin ng sarili. Kahit hindi naman kaya. Sure ko invited. Parang sila na ang magkukusa. Yan. Totoo diba? Yun. Diba? O di naman kaya. Basta yung pag makapal yung mukha, pag hindi, ibig sabihin hindi talaga ako introvert. Yung nalungkot ulit. Patunay yan. Na hindi ka belong sa amin. Hindi talaga ako belong extrovert sa grupo. Ka. Hindi talaga ako belong sa grupo ninyo, partner. That's so wag sad. Huwag natin pilitin. Di ba? Pero di ba yung mga makakapal ang mukha, parang feeling ko hindi sila magugutom. Mm-mm. Kasi sila talaga yung magkukusa, sila na yung magtatanong, correct sila na yung, basta hindi talaga magugutom kasi makapal nga ang mukha. Parang magugutom yung makapal ang mukha kasi correct. Ang makapal ang mukha, ano lang yan eh. Parang di ba sabi ko nga kasi kwento ko sa'yo before partner, yung may baon lang akong tinidin.
outdoor. Kung ano ko, kung manipis ang mukha ako, mahihain ako, hindi ako makakain, partner. Kasi wala akong pera, di ba? Mahihimatay ka sa classroom. Correct, sa sobrang gutom. Eh dahil wala naman akong pera, pero meron akong kapal na mukha, meron po akong baong tinidor. Di ba? Tusok-tusok lang doon. Eh, ang dami kong ulam. Natikman ko yung hotdog ng isang kaklase. Buffet pa, di ba? Dami eh. Correct. O, buffet. So we therefore conclude, partner, na hindi nga talaga akong introvert. Hindi, makapal talaga yung mukha ko. Hindi ka mahihain. Oo. Kasi hindi noon, mahihain kasi, din ako. Kita mo na. Ang gulo mo. Hindi nahihiya din ako. Nahiya akong mangutang. Pasok ba yun sa ano, na pagiging mahihain? Hindi. Makapal talaga mukha mo sa maraming aspeto at sa maraming pagkakataon. Hindi, yung nahihiya kang mangutang, di ba pagiging mahihain yun? Itanong ko lang, hindi ba? Hindi talaga. Ay, hindi. Oh, hindi ka mahihain. Yun yung conclusion talaga namin. Okay. More of makapal talaga yung mukha mo in many instances. So at least ano, ang kagandahan doon, hindi talaga ako mamamatay ng dilat ang mata dahil sa gutom. Totoo diba? Baka man namatay ako, empacho na. Diba? Sobrang sa kapal na mukha. Sobrang sa kapal na mukha. Empacho naman, di ba? Ibang level. Yan yung sinasabi natin. Ang anything that is in excess, ano po ba in excess in Tagalog, sobra. Di ba? Sobrang kakapalan na mukha, hindi na maganda yan. Yes. Sobrang mo namang mahiyain, hindi din talaga masyadong maganda. May mga gano'n na, awa ko kung mahiyaan ba yung tawag doon or matiisin. Mm-hmm. Yung parang titiisin na lang nila kaysa magsabi sila. May gano'n eh, di ba? Correct. Ano ba yun? Pagiging mahiyain ba yun o may social anxiety lang? Or ang dami na kasing terms eh. May singit ko ng social anxiety. Kaya hindi ko naman alam ang meaning. Depende namang anxiety lang. Parang di ba? May social na ako. Hindi, kasi di ba parang ganun yun. Yung parang ayaw mo mag-interact kahit na alam mong nahihirapan ka na, basta hindi ka lang makikipag-usap sa tao. Di ba? Okay na titiisin mo na lang. Di ba? Parang ganun. Limbawa, hindi mo alam kung paano mag-function yung, let's say, microwave kasi ang dami masyadong ano. May mga ganun, di ba? May mga nakakaroon. Ako din eh, may mga nakaka-intimidate na mga ano, na mga appliances. Yung kahit ang lamig-lamig ng pagkain, titiisin ko. Oo, correct, di ba? Hindi ako magtatanong kasi nahihiya ako, baka mapahiya ako na hindi ako marunong gumamit ng microwave. Oh, microwave, gano'n. Oh. Eh di, mahihiyain din ako minsan pag gano'n, tinitiis ko din. Ay, hindi talaga. Ay, hindi din. Oo nga. Halimbawa sa restaurant na parang mga sosyalan, di ba? Dahil ako magtanong kung para saan yung mga ano, yung mga sauce. Para saan po ba ito? Wala po ba kanyang patis? Hindi pagiging mahihain yun. Hindi ba magiging mahihain yun? O social... Pagkukunyaring mahihain lang yan. Okay. Kasi iba talaga yung natural na mahihain eh. Oh. O yung maaaring may pagkakonti lang pero hindi extreme. Oh, may pagkakonti. Lang. Grabe, dash lang partner. Grabe naman. Konti na nga lang, may pagkakonti pa talaga. Oh. Nagdagan pa ng may pagka. Meron pang adverb. Yung pilit lang, pilit yung pagiging mahiyain. Maipilit lang na mahiyain. Ganun ako. Okay, at least meron na ding part. Diba? Pero di ba may ganun din tayo mga instances? Totoo eh, na minsan titiisin na lang natin kasi nahihiya tayong sabihin. Mm-hmm. Di ba? Yun, katulad nga, example na yan. Titiisin mo na kahit malamig yung pagkain kesa nakakahiya, hindi ako marunong gumamit. Di ba? Kaya lang minsan, yun nga yung sinasabi natin na kapag ka sumobra naman, meron na yung ano, hindi na maganda yan kasi isipin mo, ang lamig-lamig. Tinitira mo. Eh, paano kung frozen pa? May yellow-yellow pa. Tapos na yung lunch break mo. Correct. Hindi pa tunaw yung pagkain mo. True. Diba, ubus na yung bagang mo. hindi mo pa siya na-chew. Isipin diba? Mo yun, minudo sinisip-sip mo. Correct. Kasi mangipin ka naman, diba? Kasi nahihiya ka, diba? Ngilo ka pa. Totoo yun. Eh, lalo nang natagalan. May butas pa naman yung ipin mo. Ang sakit lalo nun. Abot hanggang utak yung ngilo niyan. Diba? Kaya ka lagi candidate para sa root canal. Kaya, kasi sobrang matiisin. Oo, diba? Diba? Yung titiisin na lang kahit hindi na lang tatanong. Yun yung sinasabi natin. Kapag ka sumobra naman, diba? Ng pagiging matiisin mahiyain. At mahiyain, diba? Pwede mo rin namang ikapahamak yan. Totoo yun. Actually, feeling ko lang, no? Parang ang lahat naman ng tao may taglay na kahiyaan eh. Kahihiyan. At mayroon din taglay ng lakas ng loob. Hindi lang natin nagagamit minsan. Nagdadalawang isip pa tayo kung dapat ko na bang gamitin yung pagiging mahiyain ko or dapat ko na bang gamitin yung lakas ng loob ko. Mm-hmm.
So sana magamit natin yun ng sa mga tamang okasyon. Yes, so kapag kasi lahat tayo merong ganyan. Correct. So isang pong paalala, huwag mong tiisin yung malamig na pagkain. Okay lang na magtanong. Kaya nga favorite na ano ko yan eh, linya. Sana isang araw talaga mag-i-endorse na tayo ng Right Med. Alam mo yun yung ano yung huwag mahihiyang magtanong. Napakagandang linya talaga. It's so powerful, di ba? Na huwag ka mahihiyang magtanong. Kasi yung mga taong yan eh, alabawa, minsan intimidated tayo, kunyari sa appliances, di ba? Pero, ano eh, mas matalino ka naman sa appliances. Tandaan mo, tao rin ang gumawa ng appliance na yan. So, huwag ka mahihiyang magtanong. I'm sure yung mga una din namang nakakita niyan, hindi rin naman nila alam paano gagamitin. Correct. Diba? So, hindi ka iba doon. So, sa mga restaurant, sa mga mamahalin, yung ganyan, huwag ka mahihiyang magtanong kung anong kakainin, kung ano yung hinain sa'yo. Kasi minsan, nahihiya tayong itanong, ay kaya lang kinakain ng lahat. Yung pala, may allergy ka pala sa ano, sa puwet ng manok, diba? Tiniis mo na lang kahit ganun yung lasa o di naman kaya, parang yung isa kong kaibigan, true story talaga to, diba yung may mga nirorolyo na wet tissue? Oo. Akala niya talaga cheese lumpia, partner, na akala niya cheese lumpia na hindi lang masyado na prito. Partner, tiniis niya talaga. Dinigest niya talaga. Hindi ko sure kung dinigest talaga ng kanyang ano, big intestine at small intestine. Pero kinain niya talaga. Pinilit niya talaga, partner. Na hindi niya tinanong, ano ba to? Yung pala pamunas ng kamay. True story talaga yun. Imagine kung inunguya niya yung tissue niya na yun. Tapos nakikipagkwentuhan pa siya. Na parang hindi ako affected kahit hindi ko tumanguya, di ba? Minsan may mga ganyan tayo mapagkunwari kahit sa totoo lang napapahamak na tayo. Totoo yun. Pero feeling ko yung instance na yun hindi sa pagiging mahihiyain na yun. Oo, ano na yan? Medyo sunga-sunga na talaga. O hindi naman ha. Kasi minsan talaga. Parang umuya ka ng wet tissue. Hindi kasi di ba minsan may mga pagkain kakaiba. Ano na imagine ko naman nahiya. Pinanindigan na lang niya. Na parang sige umuyain ko to. Kunyari. Pipilitin ko hindi ako mapahiya kasi pag hinugot mo yung tissue, mas lalo nakakahiya eh. Sa bagay. Para ma-prevent yung kahihiyan. Kaya nga. Lulunukin ko na to. Actually, yun naman din talaga yung ginawa niya. Parang inanon niya na din talaga. Pero kung ako yun partner, ano eh, kunyari may ang gagawin ko dyan. Di, syempre, later on, marirealize mo naman pala, hindi pala to cheese lumpia. Ano pala to? Tissue pala to, di ba? Kahit hindi ka naman nakakakain ng wet tissue, alam mo naman siguro kapag kanginunguya mo na wet tissue yan. Tsaka diba? Medyo ano yun, lasang alcohol lang konti yun. Tapos ginunguyan mo pa rin, sinisip-sip mo pa. Isipin mo yung ano, pag napag-usap ka sa mga tao, amoy powder yung hininga mo. Kasi yung kinakain mong wet tissue, powder fresh. Hindi ba? Pero kung ako yung part, ang gagawin ko, wet tissue pala to. Paninindigan ko, pero hindi ko tululunokin yung frenny ko, nilunok niya talaga. In fairness, mamaliit lang daw. So parang kinaya daw ng lalamunan niya. Sabi ko, mapapahamak ka pa, di ba? Tapos, sabi ko, imaginein mo na lang yung nangyari, sabi ko sa kanya. Eh, what if, trinay mo lunokin, tapos nagbara yan sa lalamunan mo, tapos naging blue violet ka, di syempre mararamdaman nila, may emergency. Tapos nagkatanungan sa ano po nangyari? Nakul, kumain po ng wet tissue. Di ba parang tanga? So yun diba? Nga, mas more of muntanga talaga yung eksena ngayon. More of pagiging mahiyain. Versus pagiging mahiyain. Kasi kung ako yan, kunyari, diba, later, ma-realize ko na kung powder fresh, diba? Fresh wet tissue pala to. Kunyari, ang gagawin ko talaga eksena, ay, nahulog yung cellphone. Ganon. Diba? Para eksena, ay, nahulog yung cellphone. O kaya, ang kate naman. O, tapos sabay, pagbangan mo ganon, pagpunas ka na ng tissue. Sa bibig mo. Manilaw-nilaw pa. Pero mabango kasi, powder fresh. Kulang diba? Sa paraan eh. Diba? Kulang sa paraan. Sinabi ko talaga yun sa kanya. Alam mo, next time. Kasi, hindi kaya ikaw ito? Hindi. Alam ko, ganyan ka minsan eh. Hindi. Dinadaan-daan mo lang sa forma mo. Pero syunga-syunga din talaga. Ang mga unang syunga levels ko, partner, it's more of ano, alam ko naman yung mga ganyan kasi nakakita na ako ng ganyan eh. Yung ano, chopsticks. Oh, baba, anong ginawa mo? Yung paggamit ng chopsticks. Ginagawa ko siyang ano, yun, bawa, merong kakainin, diba? Tapos, kunyari, pag walang nga, pag, ang ginagawa ko, partner, kasi nung mga hindi pa ako masyado, hindi ba ako expert sa chopsticks kasi lagi naman akong kutsara tinidor. Pero, nung mga hindi pa talaga ako marunong mag-chopsticks, kapag halimbawa kumakain, 'di ba, nagkukwentuhan. Pero ay pagkwentuhan ako, hawak ko lang, 'di ba? Hindi ako kumakain kahit gutom na ako. Hindi ko talaga ano. Diba? Oh. Pag nakikita kong busy sila o hindi sila nakatingin, yung chopsticks gagawin kong steak, yung parang fishball. Tutusukin ko yung karne.
Pero cute naman yun eh. Pero huwag din kayong mahihiya dahil imposible naman, lalo na kung nasa Pilipinas ka, imposible naman na ang restaurant eh walang kutsara at tinidor. Totoo yun. Huwag po kayong mahihiya. I mean, kesa naman ano, nagpunta ka doon, nagutom ka na lang talaga kasi nahihiya kang humingi ng manghiram ng kutsara at tinidor. Para na pwede hindi, naman. Na pwede naman. Yun yung mga sinasabi natin, minsan ikakapahamak natin, ikagugutom natin yan. O, tingnan mo, ang makapalang mukha, magtatanong. Meron po kayong kutsara at tinidor. Tapos pansinin mo, partner, madami dun sa mesa, gusto rin magkutsara at tinidor, mapagkunwari lang lahat, di ba? Tatanungin, ilan po kayo? Tapos ikaw, ako tinatanong ko, ilan daw tayo? O, biglang ano kami, 8, di ba? Isang pulang naman kami kumakain. 8 pala kami nagkukumwari. Pambihira. Ang hirap kayang kumain ng chopsticks tapos rice yung kakainin mo. Kaya nga, di ba? Bumabagsak unless dikit-dikit talaga yung kanin. Paano kung buhaghag kaya yung kanin? Nga. Ang hirap nun na. Parang kung sinangag, di ba? Buhaghag, hirap-hirap. Kaya nga, di ba yung Japanese rice, sticky siya. Oh. Kasi ideal talaga siya for chopsticks, ganyan. Eh, paano nga kung sinangag, di ba? Oh, wala. Hindi, sinatumatawag talaga ako ng waiter. Pahingi nga spoon and fork. Correct. Totoo. Hindi ako magtsatsaga magano mag-chopsticks. Oh, kasi gusto ko mabilis kumain. Gutom yan eh. Oh. Sipin mo tapos lahat mga kasama mo kumain, ikaw ni isang piraso ng noodles, hindi mo madakot-dakot. Ang hirap-hirap, di ba? So, totoo yun. Matuto tayo magtanong, huwag mahihiyang magtanong, kasi pag hindi ka po nagtanong, mas lalong nakakapahiya at nakakapahamak. ACS Manufacturing Corporation. Ay, yung di namin napansin na overtime na pala. Sorry na! Sorry. Hindi talaga namin napansin. Nakakatawa kasi. Ayan, nakikinig daw si Drew pero malamang hindi ko sure kung nakatutok siya sa FB Live kasi yung mommy niya meron talagang radyo. Yan, so hindi ko sure kung nakatutok sa FB Live pero hello anyways kay Drew. Yan. Drew Arellano? Drew Drew Menor. Ang napakagaling na ano, napakagaling na stylist. Ayan. Uy, hi Drew. Magandang gamitin yung lakas ng loob sa tamang pagkakataon. Mm-mm. Kasi may mga instances na maling gamitin ang lakas ng loob eh. Yung lakas ng loob na mangutang pero hindi ka nagbabayad. Yun. Ayan. Mali yun. Diba? Gamitin natin yun sa tamang sitwasyon. Correct. Yung lakas ng loob. Kung kailangan mo dumiskarte para hindi magutom ang sarili mo o ang pamilya mo, yan kailangan mo ng lakas ng loob. Mm-mm. Diba? Sa pag-a-apply ng trabaho, kailangan mo talaga ng lakas ng loob. Bawal po ang mahiyain. Correct. Hindi ka talaga matatanggap. Number one, kasi isa yun sa hindi naman number one, pero isa sa mga criteria, yung confidence. Mm-mm. Kapag ini-interview ka, kapag nag-a-apply ka ng trabaho, diba mahirap naman yung pagtungtong mo pa lang ng building, nasa guard ka pa lang, nag-iiwan ka pa lang ng ID. Tuloy, yung sa labang na lost. Ah, okay. Ayan, my fingers can move better. Ay, ganon. O sige. Sabi niya, grabe yung grabe yung Kawawa naman, naging pito nun, makakahiwa pa. The next gift from the wedding library. Okay, sa wedding library to galing part. Malay ko naman dito. Kinunchaba ko lang sila. It's called the Dynamic Duo Multispeed. Hindi, palawit niya sa Christmas tree. Earbuds to. Earbuds. Ano, try mo nga. Ganun eh. Parang ang laki na bukot sa penga mo. Kanina na meron ka itutulak. Magtanong. Ayaw nila eh. Mas mado ka siguro. Nag-internal panic sila. Nakahay na siya. Todo na to. Sabi ni Chris Catalon, sa babae lang nanginig. Sa first time ko kumain sa sambo. Kamakagulat. After picture kumain na. Sa puto ko.
Dami ko na isip sa kanya, guys. Correct. Hindi mo siya kinalakanan. Oh, tama. Kasi, yes. Dito dito mo siya isushoot. Marami sa atin magpapunwari. Sorry. You in the dark. Pwede, pwede. Hanapin mo, girl. Ganon din si SP Velasco. Ito pa, meron pang isa. Sabi naman ni Mean Martellino. Martelliano. Naglaro kami kagabi. Kasi may mga toys na binigay si Nicole. Okay, rubber ring. Diyan ka siya. Pahinga ka muna. Ingat. Ayun. Mga ganito, pwede to. Tama, ina to uli. Parehas, no? Mean Martelliano. Yan. Si Mary Grace Ferrer, hindi rin po ako marunong gumamit ng chopsticks. Oo. As in, natatandaan ko, nung hindi pa ako marunong gumamit ng chopsticks, talagang iniiwas ko kapag kakakain ng ano, Japanese, Chinese, yung mga ganyan. Parang, ang dami kong dahilan. Ay, nung na medyo natuto ka na, ikaw na lagi nag-iaya. Doon tayo sa Japanese food. Oo. Japanese kasi ang sarap naman kasi ng Japanese food. Oo. In fair. Totoo. Ganun talaga. Alilit ng serving nila, no? Pero ano pala? Nakakabusog. Nakakabusog. Pero ang di ko, konti. Ang di ko carry, ala, gusto ko tuloy mag-Japanese. Ala, gusto ko mag-Japanese. Ba, para ka nga naka-Japanese, ano ngayon yung dress? Mukha ka rin Japanese today. Saan part? Saan part tayo mukha Japanese? Feeling ko medyo singkit ka today. Talaga ba? Mali ba yung pagkakahila sa mukha ko? Ay nako, alam mo na notice ko, speaking of, ano, may eye bags ako. Parang gusto ko magpatanggal ng eye bags. Tingin mo, patanggal ko. Anong, may mga eye bag removal kineme eh. Lagyan mo ng ano, lagyan mo ng yellow din, gano'n, para ano, para manigas, hindi na gumalaw. Pitas ka ng konting yellow sa ano mo, sa headband mo, sa lagyan headband mo sa ano kasi, mo. Kasi alagay ka sa mukha ko. Parang gusto ko magpatanggal ng eye. Baka puyat ka lang. Hindi eh. Lagi baka na manonood ka ng Korean novela. And then nanood ako na. Oo, meron akong ano, may pinanood po ako sa Netflix. Ayan na, Netflix ha. Sabi ko sa inyo, hindi nyo ako inimbita nung panahon ni ano Chris Hemsworth. Sabi ko sa inyo, lagi ko pa naman binabanggit ang ano, yung mga to watch ng Netflix. Anyways, maganda yung Missing. Ano siya? Series? Hindi, movie. Ah, okay, sige, mamaya. Panood din mo ang partner. Mamaya. Maganda siya, parang, Ha? Parang ganon. Tinanong ko na anak ko kasi dapat sabay kami manood, nakatulog siya. Sabi ko, babe, the movie Missing is really good. Ano ba to? I'm like, how, mom? I'm like, whoa. Oh, it's psychological. Sabi niya. Sabi ko, yes, maybe. Hindi ko alam pa psychological. Cute siya. So ano ba nga, yun yung mga suspense? Medyo, medyo. Parang, ha? Ano nangyari? Parang may mga ganon. Hindi ko ma-describe eh. Hindi naman kasi ako, ano tawag doon? Critic, di ba? Maganda siya. Kaya expression mo eh. Oo. Parang, ha? Ha? Ganon. Yun yung pagkakadescribe. Tapos gets naman ang anak ko. O, di ba? Chopsticks turned into barbecue stick. Ayan. Oh, yeah. Sabi ni Andrea D., same tayo, Ma'am Nicole. Tinutuso ko yung karne. O, di ba? Rebecca Bautista, me too, relate. Tawang-tawa mga anak ko kapag chopsticks ang gagamitin. Ako, nako, hindi ako talaga sanay. Oo. Oh, okay, mahihiya. Mahirap magtiis sa restaurant. Diba? Lalo na kung gutom na gutom ka na. Tapos gusto mo yung pagkain pero hindi mo siya makain ng maayos. Tama. Dahil nahihiya kang humingi ng kutsara at tinidor. Pag nasa Pilipinas ka, kahit nasa ibang bansa ka, hindi ka naman uhusgahan kung gagamit ka ng kutsara at tinidor. Oo, hindi. At kung karamihan sa kanila yung naka-chopstick, hayaan mo sila. Yun diba? Nga lang minsan, ang meron lang, kunyari sa ibang restaurants, wala talaga bawa kutsara at tinidor. Maari may tinidor sila, pero yung kutsara nila yung malalaki. So titiisin mo na lang, din niya amo na, huwag ka nang umarte. Importante maisubo yung kanin na buhaghag. O, di ba? Sabi ni, hello kaya Dexter Binuya Espiritu, yung ating tambalanista. Yes. Good morning. Hello din kay Drake Kiel Floho, watching from Taichung City, Taiwan. Nagtatanong si Dexter kung anong title. May bumili doon sa tindahan kasi. Alam yung title ng alin? May pinag-usapan bumili sa tindahan. May bumili. Siguro hindi niya na-catch kasi may bumili doon sa tindahan. Title ng ano? Title ng movie. Ah, Missing. Okay. Sorry. Missing. Ayun. Ayan. Sabi ni Samir Ismael, madami kasing mapagpanggap kaya minsan nakakapahamak. Sino pong relate sa wasabi? Yan, wasabi, yung wasabi din. Although, madami na ako hindi naman kasi ako while I like Japanese food, mas hindi ko gusto kasi yung mga raw.
So yung wasabi, hindi ko talaga siya ano, hindi talaga siya sumasama sa plato ko, pero marami ding naka-experience ng ganyan, kala nila avocado ice cream, di ba? Ang laki pa ng subo. Ang laki pa ng subo. Oo. Nung pumunta tayo sa Korea, partner, yung pagkain na ano, na noon nagtitiis pa, nagpapakiramdaman pa po kami kasi yung sinerve sa amin, sobrang anghang. Mm-mm. Yung sili nila na mahaba, kasi sa, dito nakakain, minsan nangunguya natin eh, di ba, yung mga sili na ginupit-gupit. Yung mas sili mahaba, yung ginagamit natin sa dynamite. Di ba, ginupit-gupit yun, tapos ilagay sa pagkain. Yun yung sinerve sa isa sa mga meals namin doon na nagpunta kami ng Korea. Nagpapakiramdaman pala kung sino naaanghanga, nahihialam mo sa... Pero lahat namumula na. Nung may nagsabi ng dalawa, tatlo, apat na, ang-anghang. Saka nagsabi ng ang-anghang. Lahat nagtayuan. Diba? Noon na nagtitiis pa, nagpapakaramdaman, pangumungoy ng dahan-dahan. Ayun, kung kunyari tinitiis, kasi syempre, baka sabihin, hindi kaya kumain ng pagkain Korea, di ba? Yung pala, di ba? Grabe yung anghang ng sili na yun. Na parang, ano, asukal. Chocolate. Gatas. Nagpapakaramdaman pa yun. Nahihiya pa yung isa o dalawa na magtanong. Oo. May asukal ba? May tubig ba? Or ano? Kasi ayaw mapahiyang naaanghangan sa kinakain. Ang ano, minsan ganun tayo, parang nahihiya tayo kasi ayaw sabihin na baka nakakahiya. Baka sabihin, hindi kayang kainin yung pagkain ng ano, ng ibang bansa. Oo. Or ako minsan ang eksena ko, kunyari nasasarapan, kahit sa totoo lang didiri na talaga ako. May mga ganun ako para lang hindi nakakahiya na nagsabi ako ng totoo. Kahit, yung mga ganon, may mga pagkain ako. Kunyari, may ang ano ba yung pinaka? Itlog ng... Butike? Hindi, ng... ano tawag doon? Langgam. Okay. Parang sa abra. Anong lasa? Basta parang... Basta, for me, hindi siya talaga okay. So, talagang tiniis ko na lang na parang, sige, kasi hinain siya sa akin. Tapos, nakakahiya namang ano, pero tiniis ko talaga part. Ay, talagang, yung pagmuya ko sa kanya, hindi ko talaga nilalasahan. Tapos, nilulunok ko. Itlog ng langgam ba yun? Parang ganun, kakaiba siya talaga sa abra. O, may mga taga-abra na katutok eh. Yung parang, kailan ko ba yung natikman? Ang tagal na, early 2000s. Baka basta naman ganun. hindi itlog ng langgam talaga yon. Ano kaya yun? Kaya yung ibang mga tao, sarap na sarap. Yung sa'yo kakaiba. Oo. Baka naman umamag lang yun sa gilid ng plato. Oo, diba? O, ayun o, sabi ni John Billiedo, shout out po from Abra, Abuos po yun. Abuos. So, tama ba? Itlog nga yun ng langgam? Abuos. O, tama, Ant. O, tama ito nga, partner. Oo, a dish made from ant eggs. Yun. In Ilocos, they have abuos or ant egg caviar, which is a dish made from ant eggs. They cook it sauteed with garlic and tomatoes. Creating a dish out of ants is not new to the world. Chu. Yan, tama. Ito nga yun. Ito yun, partner. Ito yun, yan. Mukha namang masarap. Mukha siyang ano. Masarap. Ang gara ng itlog ng langgam, no? Oo, kaya nga, ang litit ng langgam, tapos ang lalaki ng itlog nila. Nakakaloka. Parang ano, di ba, recently nagbagyo kami. First time ng anak ko na si Prince makasakay ng horse. Hmm. Di syempre, pag nasa Baguio ka, tapos may kasama kang bata, right park. Tapos sabi ko sa kanya, be careful of horse poop and horse pee. Tapos mayama nakita niya yung ano, yung kabayo umiihi. Sabi niya, "Wow," sabi niya, "the TTO is big, mom." Sabi ko, "You know why? It eats a lot of food and vitamins. So you should also do that." Okay, mom. Nagkaroon siya ng idea. Ganito pala. Ganito pala dapat. Yun na yung peg niya. Oo. Malakabayo, Totoy Mola. Totoy Mola. Ang laki eh. O tama, si Drew Menor ay nakatutok sa live din. Hi, Drew, and hello to your mommy! Hello! Salamat! Morning sa inyo. Morning. Celebrating his birthday today, si George Mislang. Hi, George! Magandang umaga sa'yo. Morning, enjoy George! Enjoy your special day. Sana magpakain ka sa mga mahal mo sa buhay at kung makakarating ang handa mo dito sa Love Radio,
magpapasalamat kami sa iyo. Ito nga eh, partner, may nagtanong eh. Sabi ni ano ni Dennis Villahermosa, sabi niya send details please. Anong details ito? Oh, 'di ba? Bank account ba 'to? Oo, anong klaseng details kasi eh, baka mamaya mag-send ako sa inyo ng vital statistics, 'di ba? Details ng Aliwan Fiesta, details ng fans scan. Ayoko oh. naman agad-agad mag-send ng account details, baka sabihin mo, assuming naman 'to. Hello Dennis, how was the birthday celebration of Madam Libay? So magpapadala na siya. Kasi kahapon binati natin siya, di ba? So today sila magpapadala. Baka may tirang handa. Pwede na yun. Tanggap naman namin yan eh. Sabi ko nga sa'yo, kumakain kami ng kahit galing, basta galing Australia, kahit panis na, di ba? Yarn. O ano, tayo ba ay nandito pa rin? Nasa Love Radio Manila page na ba tayo? Wala na yata. Ah, oo. Kasi okay. Dito natin, dito sa landscape ng Love Radio Manila, makikita yung fan scan. Kasi kapag yung QR code, kasi kapag kayo po ay nakatutok dito po sa aming ano, specific love individual pages, naka-portrait po eh. Kaya, yes. Eto na lang oh. Oh, kaya ba yan? Makikita ba yan? Try kong mag-scan. Scan mo na! Kaya. Sa akin, partner ha. Carrie. Oh, ayan. So ngayon, naka-flash na po ang QR code for a chance to win 500 pesos sa programa ng Tambalan. Ang ating question for today is... Tungkol pa rin sa horoscope zodiac signs. Zodiac signs. Ang Libra ay may anong klase ng sagisag? Letter A. Timbangan. Letter B. Hagdanan. Letter C. Halaman. Or letter D. Palayan. Ayan. Feeling ko halaman. Feeling ko palayan. Pero tama ka, feeling mo lang yan, di ba? Kaso kung di ka naman Libra, huwag kang assuming. O, ayan. For a chance to win 500 pesos, sagutin lang po yan. Importantatious na ang sagot ay sa ating QR code at hindi po sa ating FB Live. At pag tapos ng ilang oras bago matapos ang programa ng Tambalan, i-announce na namin ang pangalan na maswerteng mananalo ng 500 pesos. Natutuwa nga ako na kasi noong isang araw, meron tayong winner na nag-message na sabi niya, bawas daw sa gamot na bibilhin niya para sa kanyang, para sa kanyang nanay. Malaking bagay din yan, yung 500 pesos. Correct! Pambili ng gamot. Ang daming mabibiling gamot dyan. Pantawid na yun ngayong araw na to. Pantawid correct. Pagkain na rin yun. Tama. Tita Alice Perez of Mahayhay, Laguna. Good morning! Hello, Tita Alice! Long good time morning. No see, Tita Alice. Hope you're okay. Ayan. O, details daw ng food delivery, sabi ni Dennis. O, address. Address ba? Address ba ang kailangan mo? O, Boyet, flash mo na! Saan ipapadala? Okay, here it is. Papadala po sa MBC Building sa Star City. Tabi po kami ng Star City, Vicente Soto Street, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Yarn. O, Jason Resido, nanonood sa atin from Taiwan. Hello sa inyo. Hello! Dyan. Good morning! Salamat! Sarap ng dyan, ng mga street food sa Taiwan. Oo nga. Nako, talaga. Mabubusog ka dyan. Hindi mo kailangan pumunta sa restaurant, doon ka sa mga sa mga kalsada. Yan naman din talaga yung pinakamasasarap. Yung mga nabibili sa kalsada, 'di ba? Yun yung mga malalasa kasi may kasamang usok, may kasamang kamay ng tindero, 'di ba? Ito kilala ko nga, nami-makeup sa kalsada, masarap pala sabi niya. Sabi niya ay ang sarap niya. Masarap pala yung galing sa kali. Oo. Avelino Guillen Jr., good morning! Ayan, pa-shout out daw kay Ate Chona Guillen ng Francisco Homes, Bulacan. Na palagi daw nakatutok sa Love Radio 24/7. Maniwala kayo't sa hindi. Good morning! Opo. Galing sa kanyang husband, si Pepot. Yan, husband. Husband.
Hasbang si Pepo. Oh. Good morning sa inyo dyan sa Bulacan, Francisco Holmes, Bulacan. Hi, Ate Chona. Good morning. Hello kay July Santos. Sabi niya, pabati po, birthday ko po kahapon. O, belated happy birthday. Sabi ni Marita Frusa, first time kaming nag-event sa isang Korean resto. Yung dalawang seniors, mga 8 years old na kasama namin, ang galing humawak ng chopsticks. Oo nga, no. May nakakatulala. Eh. Oo, kami tusok-tusok na lang ang ginawa namin. Yung bilis kumain gamit chopsticks. Oo, noodles, may ganun. Rice. Oo, ano na sila, nakasanayan na nila talaga yon. Kami, siomay lang yung kaya namin damputin, nalalaglag pa. Kaya nga. Pero nadampot naman namin. Pero yung rice, hindi. At saka noodles, hindi ko rin talaga. Tsaka, partner, kumakain naman din talaga tayo ng nalaglag na. Yun din ang kaibahan natin, 'di ba? Sila hindi nila kaya 'yun, 'di ba? Tayo kahit nalaglag na kakainin namin. Kering, kahit na malabuhangin 'yan eh. Oh, yung pagkain mo man nalaglag sa sahig, tapos pagkain mo magaspang na, tuloy lang. O kain candy dati yung mga bata tayo pag naglalaglag yung candy sa sahig. 'Di ba mabuhangin na 'yun? Papahid lang namin sa damit 'yun eh. Totoo. Eh parang lalong mas dumami. Kasi yung mga nistis na damit kumapit din doon sa candy. Pero tuloy yan, sip-sip. Naubos naman. Sanay kami dyan. Oo, sanay yung mga sikmura namin sa ganyan. Sa lahat din ng mga tambalanisa nating yayamanin dyan. Ayan. Ako po ay nananawagan para sa isang parokya na nangangailangan po sila ng laptop. Yan. So kailangan po nila ng laptop kahit used na po, basta functioning, basta maayos para po magamit po sa kanilang church. Kaya kung interesado po kayong mag-donate, yan, magbigay ng help, yan, PM nyo lang po ako sa Nicole Ayala FB page sa mga mabubuting puso po dyan. Oh, pwede ba second hand? Pwede. Basta gumagana ha, hindi yung naghanap ka ng ano, naghanap ka ng tatambakan, wag ganun. Gumagana pero yung sobrang luma pala. Kasi kasi hindi na talaga ginagamit yung hindi na compatible sa maraming gadget ngayon. Yung ang gamit niya eh ano tawag doon? Ano ba 'yun? Ano ba yung mga lumang ano? Yung mga software, yung hindi ba Windows? Oo, ganun. 3.5 floppy disk, ganun. Ayaw po natin ng ganyan, ha. Ang aking napagandang tita Agnes Senyo. Good morning, Ate Agnes. Morning. Sana okay lang kayo dyan. Long time no see. We hope to see you soon. Okay. Alas 9 na pala, mga kabisyo. Oo nga. Oh, laters again sa... Mamaya tayo ulit. Okay, docs. See you later. Good luck sa fan scan. Babush. Maya-maya ulit. Wee-wee break. Yaz. Yes.